hindi napigilan ni Anthony Taberna ang maging emosyonal sa pagsubok sa kanilang pamilya. Matatandaan ng mga nakaraang araw ay kinuwento ni Anthony ang mga pinagdaanan nila ng kanilang pamilya nang magkasakit na leukemia ang kanilang panganay na anak na si Zoe. Sa Magandang Buhay kahapon, Martes, kasama ang kanyang misis, inamin ni Taberna na pinagnakawan sila ng kanilang pinagkakatiwalaan sa kanilang kumpanya. Ang mag-asawa ay may-ari ng coffee shop bakery restaurant na Katunying's Cafe. Naging bukas si Anthony sa nangyayaring pagsubok sa kanilang pamilya matapos magkwento sa pinagdaan ng hamon matapos magkasakit ng kanilang anak na si Zoe. Ani Taberna, mayroon kaming isang bagay na kanina pa namin pinag-uusapan kung pwede namin i-share dito sa Magandang Buhay. Isipin mo, hirap na hirap kami. Alam mo yung pagpapagamot sa katulad ni Zoe sa kanyang kondisyon, mabigat yun. Minsan napupunta niyo itong Katunying's Cafe. Nadiskubre namin 2 weeks or 3 weeks ago lamang na kami pala ininanakawan ng taong pinagkakatiwalaan namin dito sa kumpanya. Sabi ko, napakahirap naman yung ganong sitwasyon at hindi maliit na halaga yung kinuha sa kumpanya. Kumbaga, kumita ka ng konti sa pagtitinda ng tinapay, iniipon mo yun tapos kukuhain lang ng ibang tao. Sobrang sakit sa pakiramdam. Kaya ang sitwasyon namin ngayon, yung tao ay inihahanda namin ng kaso sa kanya. Tinitingnan din namin ang pananagutan ng bangko kasi malaking halaga. Ayon pa kay Anthony, maaari umanong magsara ang kanilang kumpanya kung hindi mabibigyan ng solusyon ang nangyari. Ani Taberna, sabi ko nga, kung hindi namin mararemedyohan ngayon ang nangyari, masakit man, ipinagtapat ko na sa manager namin na baka ihanda natin ang sarili natin sa pagsasara ng kumpanya. Sobra kasing laki nung nawala, kaya napakahirap ng pangyayari ngayon. Iginiit ni Anthony na naniniwala siya at kanyang misis na hindi ibibigay sa kanila ang pagsubok kung hindi nila ito malalagpasan. Si Anthony Taberna o mas kilala bilang Katunying ay isang broadcast journalist sa bansa. Naging bahagi siya ng morning show ng ABS-CBN na Umagang Kay Ganda at ng Dos Por Dos. Kasalukuyan ng bahagi ng DZRH si Anthony na dating nasa DZMM. Ito ay dahil sa nangyaring shutdown ng ABS-CBN. Anong masasabi niyo sa balitang ito? Just comment your reaction and don't forget to follow our page, Showbiz PH, for more updates. Thank you for watching and see you all on our next video.